Posibleng magkaroon ng pagbabago sa mga signage at pagkain ng mga produktong Pinoy. Ito'y kumaaprubahan ng isang panukalang batas sa Senado na tinawag na National Writing System Act. Kung anong ibig sabihin ng baybayin, alamin natin sa Facts and Figures Report ni Sheila Idubas. Lusot na sa Kongreso ang panukalang batas na naglalayong gawing pambansang alpabeto ng Pilipinas, ang baybayin, isang pre-Hispanic writing system na ginamit sa bansa. Sa ilalim ng House Bill 1022 o National Writing System Act, lahat ng produktong pagkain na gawang Pinoy o gawa dito sa Pilipinas ay kailangan may label na baybayin sa kanilang mga lalagyan. Para naman sa mga street name, public facilities, public buildings at iba pang signage sa lansangan, lalo na sa mga ospital, fire at police station, community centers at maging sa mga government hall, kailangan ay may kaakibat na baybayin version ang kanilang mga signage. Irerequire din ang mga pahayagan at magazine na magkaroon ng baybayin translation sa kanilang mga pangalan o nameplate. Layunin ng nasabing panukalang batas na maging pamilyar ang mga Pilipino sa baybayin, isang ancient Philippine script na unang naitala noong 16th century. Patuloy itong ginamit noong unang bahagi ng Spanish colonization sa Pilipinas na di kalaunan ay nahaluan na rin ng alpabetong Latin. Para sa DZRH Facts and Figures, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.